Balita, ilang fish pen sa Laguna de Bay ang voluntary binaklas ng mga may-ari. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Jiggy, pasado la sa umaga ng puntahan ng mga kagawad ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang mga fish pens Laguna de Bay parting Binangon ng Rizal. Pero pagdating nila doon, kapansin-pansing wala na mga lambat at pawang mga anaho at kawain na lamang ang naiwan sa ilang fish pen. Yung iba pa nga, inabutan nilang kusa ng binabaklas ang kanilang mga fish pen. Ayon sa LLD, nagboluntaryo na raw kasi ang aabot sa 15 kumpanya na bawasan ang laki ng kanilang fish pen sa maximum na 25 hectares. Dahil dito, aabot sa 313 hectares din na fish pen ang nabaklas ngayong araw. Bukod pang 40 hektaryo ng fish pen na binaklas ng LDA sa Binyan at Muntinlupa. Nung magsimula ang magbaklas ng mga fish pen ng LDA, nasa 14,000 hectares din daw ang kabuang laki ng mga fish pen sa Laguna de Bay. Ngayon, umabot na raw sa 2,000 hektarya ng fish pen ang nababawas ng kanilang operasyon. Target ng LDA na pababain ito hanggang 9,000 hektarya. Labis namang ikinatuwa ng maliliit na mga isda ang patuloy na pagbabaklas ng LDA sa mga naglalakiang fish pen. 5 pamantayan, Jiggy, ang sinusunod ng LLDA sa pagpili ng mga fish pen na dapat unahin sa pagbaklas. Una, yung mga hindi nagkaroon ng permit kailanman. Pangalawa, yung mga fish pen na naharangan na yung mga tinatawag na navigational lane. Gayun din yung mga fish pen na lagpas na sa mga itinat ng espasyo. Yung mga hindi nagbabayad ng buwis at mga fish pen na nasa labas na ng designated area. Jiggy? Maraming salamat, Oscar Oida.